Awit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Mapuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Sumaiyo niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo, sapagat sa mga pinatatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Niluluhog namin ito sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, nagsugo si Haring Sennacherib ng Assyria kay Ezekias at ipinasabi ang ganito, "Huwag mo nang dayain ang iyong sarili na ang Jerusalem ay maliligtas ng pananalig mo sa iyong Diyos. Hindi lingid sa iyo kung paano nilupig ng mga hari ng Assyria ang ibang lupain. Hindi ka rin makaliligtas sa akin." Binasa ni Ezekias ang sulat na ibinigay sa kanya ng mga sugo ni Sennacherib. Pagkatapos, pumasok siya sa templo, inilatag sa kanyang harapan ang sulat at nanalangin ng ganito, "Panginoon, Diyos ng Israel, na nakaluklok sa trono sa itaas ng kerubin, kayo lamang ang Diyos ng lahat ng kaharian sa ibabaw ng lupa. Kayo ang lumikha ng langit at ng lupa. Dinggin ninyo ako, Panginoon. Narinig ninyo ang pag-alipusta ni Sennacherib. Totoo nga, Panginoon, na marami ng nalupig na bansa ang mga hari ng Assyria. Nagawa nilang sunugin ang mga diyos ng mga bansang iyon, sapagkat hindi naman talagang Diyos ang mga iyon, kundi mga kahoy at batong ginawang Diyos-Diyosan. Kaya nga, Panginoon, iligtas ninyo kami kay Sennacherib para malaman ng buong daigdig na kayo lamang ang tangi at iisang Diyos." Si Isaías ay nagpasugo kay Ezekias at ipinasabi ang ganito, "Ipinasasabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, na narinig niya ang panalangin mo. Ito naman ang kanyang sinabi tungkol kay Sennacherib. Itinatakwil ka, laging hinahanamak, ng anak ng Siyon, dalagang marilag. Sa iyong likuran ay iiling-iling, anak na babae nitong Jerusalem. May natirang magmumula sa Jerusalem, gayon din sa Siyon. Ito'y mangyayari
dahil sa pagmamalasakit ng Panginoon. Ito naman ang sinabi ng Panginoon tungkol sa hari ng Assyria. Hindi siya makapapasok sa lungsod na ito, ni makatutudla kahit isang palaso. Hindi niya ito lulusubin, ni papaligiran. Kung paano siya dumating, ganun din siya aalis. Hindi niya masasakop ang lungsod na ito, pagkat ito'y ipagtatanggol ko, alang-alang sa aking kapakanan, at alang-alang kay David na aking lingkod. Nang gabing yaon, pinasok ng anghel ng Panginoon ang kampo ng mga taga-Assyria at napatay niya ang 125,000 kawal. Kaya nagmamadaling umuwi sa Ninibe si Haring Sennacherib. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lunsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Lunsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Dakila ang puon, dapat papurihan. Sa lunsod ng Diyos, bundok niyang banal. Ang bundok ng Siyon, tahanan ng Diyos, ay dakong mataas na nakalulugod. Lunsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Bundok sa hilaga, nagalak ang dulot. Sa lahat ng bansa, nitong sansinukob. Sa piling ng Diyos, ligtas ang sinuman sa loob ng muog ng banal na bayan. Lunsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Sa banal na lunsod ay aming namasid ang kanyang ginawa na aming narinig. Ang Panginoong Diyos makapangyarihan, siyang mag-iingat sa lunsod na banal. Iingatan niya magpakailanman. Lunsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Sa loob ng iyong templo, O Diyos, aming nagunita, pag-ibig mong lubos. Ika'y pinupuri ng lahat saan man. Sa buong daigdig, ang dakila'y ikaw, at kung mamahala, ay makatarungan. Lunsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Sinabi ni Jesu Kristo, ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon na iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, huwag niyong ibigay sa mga aso ang bagay na banal, sapagkat kayo'y babalingan at lalapain nila pagkatapos. Huwag niyong ihagis sa baboy ang inyong mga perlas, sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga iyon. Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa
ang ibig niyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay at kakaunti lang ang nakasusumpong niyon. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa lahat ng nanonood sa ating social media platform. Gayun din para sa mga kapatid natin na nasa ibang bansa, lalo na mga manggagawa, atin silang inaalala sa misang ito, ang mga may sakit at ang mga may problema. Sinasama natin sila sa ating intensyon sa misa. Meron isang bata na pinangalanan ng kanyang nanay na 3D, ikatlo. Itong batang ito, lahat ng damit niya may nakasulat na 3rd, ikatlo. Sapatos niya, may design, 3rd, ang nakasulat. Medyas niya, nakasulat, 3rd. Ang kanyang t-shirt, ang kanyang pantalon, ang kanyang bulsa, may nakasulat na 3rd. Maging ang kanyang wallet, nakasulat sa wallet niya, ikatlo, 3rd. Ang pangalan niya ay 3D, hindi 3D, 3D ang pangalan niya. Sa itong batang maliit na to, kahit maglalaro siya, ang bola niya, may naka-drawing na 3rd. Ang lahat ng laruan niya, may nakalagay na pangalan niya, nakasulat, 3rd. Lahat ang kwarto niya naka-design, may nakasulat na 3rd. At hanggang nag-aral ang bata, ang kanyang mga notebook, libro, lahat ng gamit, nakalagay 3D. Ang kanyang locker, nakasulat, 3D. Ang kanyang bag, nakasulat, 3D. Tinawag siya ng teacher niya, first day of the class. And he was asked, "What's your name? Is it true that your name is 3D? Sabi naman ng batang paslit, "Opo, ang pangalan ko po ay 3D, ikatlo." Eh bakit ka may pangalan 3D, but hindi first, but hindi second? Bakit 3rd ang pangalan mo? Bakit yan ang binigay ng nanay mo sa'yo? Tsaka lahat ng gamit mo, napansin ko, may nakaukit na at nakadesign na 3rd. Bakit? Sumagot yung bata. Kasi po, sabi ng nanay ko, kaya raw niya ako pinangalanan 3D para makintal sa isip ko na dapat 3D, ikatlo ako lagi sa lahat ng bagay. Ang una po lagi daw, sabi ng nanay ko, ay ang Diyos. Kaya hindi niya ako pinangalanan firstly, kundi thirdly. Sabi rin ng nanay ko, tinuturuan niya ako, kaya daw hindi ako secondly, but thirdly, kasi ang ikalawa raw dapat kong iisipin ay ang kapwa ko. Huli lang po ang sarili ko raw, sabi ng nanay ko. Una Diyos, ikalawa ang kapwa ko, at huling-huli ang sarili ko. Sabi ng guro, ang bata-bata mo pa, ang ganda naman ang tinuro sa iyo ng nanay mo. Dahil karamihan ng nanay ngayon, karamihan na, hindi lahat, ang turo ay laging mauna sa lahat ng bagay ang kanilang anak. At kung minsan tayo rin, gusto natin lagi tayong nauuna. Bakit pa nagkakagulo sa traffic? Dahil gusto, nauuna siya. Bakit nagkakagulo sa pila? Dahil gusto, nauuna siya. Tingnan niyo yung application natin. Tingnan niyo kung ano nakasulat. First name. Una. Laging una tayo. Lagi nating gustong nauuna tayo. Itong bata,
tinuruan ng kanyang ina. Sabi ng teacher sa bata, una ang Diyos. Ano ibig mong sabing una ang Diyos? Sabi ng nanay ko po, sa lahat ng bagay magdadasal ako. Magsisimba pag Linggo, magdarasal daw po. Kasi ang mga alaga naming hayop, hindi naman daw po yan nagdadasal. Kung nagdadasal man daw yan, di namin alam. Pero yung iba yung dasal nila sa dasal natin. Una ang Diyos sa lahat ng bagay, kaya dapat maging mabuti po ako. Kaya sabi ng nanay ko, mahalin ko raw sila, magulang ko. Mahalin ko raw yung kapatid ko. Mahalin ko raw yung kapitbahay ko. Sabi nung teacher, tama, yun ang kapwa mo. Sa palagay mo, 30, sino pa ang kapwa mo? Tumahimik yung bata. Sabi po ng nanay ko, kahit yung chismosa naming Marites na kapitbahay, kapwa ko. Kahit yung lolo at lola kong laging nagagalit sa amin, kapwa ko raw po. Pati kaklase ko, pati mga kaibigan ko, kapwa ko. Sabi ng teacher, napakagaling. Lagay natin ngayon sa ating buhay. For sa ebanghelyo natin, huwag niyong bigay sa aso ang mga mahalagang gamit. Hindi alam gamitin ang aso ang libreta di bangko mo. At lalong hindi alam ng baboy ang halaga ng relo o perlas mo. Ano ang punto ng Diyos? Dapat ang Diyos ang pinakamahalaga na higit sa lahat ng yaman na kung titignan mo walang halaga sa mga nilalang niya. Ang ugnayan natin sa Diyos ang pinakamahalaga. Hindi yan naiintindihan ng mga hayop sapagkat sa kanila walang halaga ang pinahahalagahan nating kayamanan. Sa mga hayop walang halaga ang perlas natin, ang libreta di bangko natin, ang lahat ng meron tayo. Walang halaga yan sa hayop na nais paalam ng Diyos sa atin na lahat ng bagay sa mundong ito walang halaga kumpara sa Kanya. Kaya Siya yung kabanal-banalan. Siya yung banal na dapat nating mahalagahin. Ang pagsisimba natin, pagkukumunyon natin, ang dapat pinakamahalaga. Kalawa, ano ang sabi ulit sa Ebanghelyo? The golden rule, na siguro naman, kayo at ako, lumaki tayong itinuro sa atin ang magulang natin. At sana kayo rin mga magulang ngayon at lolo't lola, tsuhin at tsahin, ay nagtuturo sa inyong mga anak, apo at pamangkin, na huwag gagawin sa ibang tao ang ayaw nilang gawin sa sarili natin. Huwag tayong gagawa na hindi masama. The golden rule. Kaya ano sabi ni Jesus? Ito ang kabuuan ng batas. Ito ang kabuuan ng mga turo ng propeta. Ano yung kabuuan? Ang paggawa ng mabuti sa kapwa. Second, sabi nga nung bata, first, ang Diyos. Sabi ng bata ulit ni Thirdy, second, kapwa ko. Kaya hindi lang tayo magiging mabuti sa mabuti sa atin. Ang hamon sa atin ng Diyos, maging mabuti, maging sa mga masama sa atin, sapagkat sila rin ay kapwa natin. Lahat tayo nagnanais na maluwag na buhay. Wala na halos salitang sakripisyo. Ayaw na natin ang sakripisyo. Sawang-sawa na tayo sa hirap. Dahil ang hirap nakikita natin parang parusa ng Diyos. Nakalimutan natin ang hirap, sakripisyo, ay paraan upang tayo lalong mapalapit sa Diyos. Ang karamdaman natin dapat nagpapalapit sa atin sa Diyos. Ang karukhaan natin o kawalan natin
naglalapit dapat sa atin sa pagsamo at pagdulog sa Diyos. Kaya humahanga ako, alam niyo po, doon sa mga taong lumalakad ng paluhod, titignan natin, maaaring mahusgahan natin. Ano ba yan? Pare-parehas naman tayong pakikinggan ng Diyos. Totoo yun. Pero nagpapakita sila ng sakripisyo. Katulad nyo mga magulang, nagsasakripisyo para sa mga anak. Tinawag tayo ng Diyos, lumapit sa Kaniya. Sa hindi madaling paraan, napakahirap kaya magpatawad. Di ba sinabi ko yung last week? Ang hirap kayang gumawa ng mabuti sa walang iya sa'yo. Di ba sinabi ko yun sa inyo? Pero yan ang hamon sa atin ng Diyos. Ang maging tapat ka sa taksil sa'yo, napakahirap nun. Pero yun ang tawag sa atin ng Diyos. Ang umunawa sa hindi nakakaunawa sa'yo, napakahirap nun. Ang sirain ka ng mga naninira sa'yo at susuklian mo pa ng ngiti, napakahirap nun. At baka sabihin nyo, plastic. Hindi, no? Hindi. Hindi plastic yun. Yun ang hamon sa atin ng Diyos na sumukli ng mabuti sa kabila ng tayo pinapakitaan ng pangit at hindi maganda. Hamon sa atin yun. Tulad ng sinabi ko sa inyo, hindi madali. Hindi madaling magpakabait kung minsan. Sapagat habang nagpapakabait ka, naririto ang mga tukso at pagsubok. Habang nagpapakabuti ka, para ka bagang inaabuso pa. Pero alam nyo, mas mabuting abusuhin ka sa kabutihan mo kesa ikaw ang nangaabuso sa kabutihan ng ibang tao. Di baling tayo ang lamangan. Wag lang ikaw ang manlalamang. Kaya napakahirap madaling sambitin, pero napakahirap sa isang buhay natin. Huwag niyo akalain, tulad ng sabi ko last week sa inyo, dinadanas ko rin yan. Ang binabanggit ko rito'y inihingi ko sa Poong Jesus Nazareno. Ano po ang sasabihin ko sa bayan mo? Pag yumuyo ko ako, bago ako dumating, umupo, nagtatanong ako sa Kanya, anong pag-ibig ang nais mong ibahagi ko sa bayan mo? Ano ang nais mong parating sa kanila? Unahin mo ang Diyos. Susunod na ang lahat. Yung sabi ng bata, ni 30. First God, ano pangako ng Diyos? Seek thee first the kingdom of God. Hindi ka magkukulang. Siksik, liglig ang umaapaw pa ang darating sa'yo. Kalawa, anong pangako ng Diyos? Love your enemies. Sino pa? Ano sabi pa ng Diyos? Sino mang anak na gumagalang sa katandaan ng kanyang magulang? Anong sabi ng Diyos? Patatawarin ko ang kasalanan. Pahahabain ko ang buhay. Pagpapalain ko. Kaya kung susunod tayo sa Kanya, makipot man, mahirap man, pero marami tayong pagpapalang tatanggapin. Hindi tayo kakapusin sa kabutihan. Alam nyo, minsan nahihirapan po ako magpatawad. Minsan nahihirapan ako magmahal. Minsan nahihirapan din ako umintindi. Dinadanas ko rin yan. Bilang kura paroko, minsan nahihirapan din ako sa parokya ko. Pero anong tinasabi ko lagi sa Diyos? Na tinuturo ko ngayon sa inyo, pag hindi mo kayang magpatawad, humiling ka sa Diyos ng Kanyang pagpapatawad na siyang gamitin mo sa kapwang mahirap patawarin. Paghirap akong magmahal, humihiram ako sa Diyos ng Kanyang pagmamahal, siyang gamitin mong pagmamahal sa kapwa mo. Humiram kayo, humingi kayo sa Poong Jesus Nazareno. Nahihirapan kang umintindi? Humiram ka sa Kanya.
Hingin mo ang pangunawa niya at siyang gamitin mo sa mga taong mahirap unawain. Yun ang ginagawa ko po. Hindi ko sinasabing perpekto. Hindi ko sinasabing lagi, madali. Napakahirap. Pero nanghihiram ako lagi sa kaniya. Maging ng lakas, maging ng sasabihin, maging ng buhay ko na alam kong dagdag na lang. Lagi kong hinihingi sa kaniya. Maging kagalingan ng mga taong may sakit, inihingi ko sa kaniya. At nagpapasalamat ako sa Diyos sa kabila ng pagiging makasalanan ko, sa kabila ng pagiging walang kwenta ko, pinakasangkapan pa rin niya ako para sa mga may karamdaman. Lumalakas dahil sa kaniya. Nananalig dahil sa kaniya. Gusto ko lang kwento sa inyo. 2 weeks ago, meron akong pinuntahang may cancer. Stage 4. Hindi na tumatayo sa higaan. Nakahiga na lang. Dahil kilala niya ako, request ng kanyang pamilya, lagyan ko na ng santo olyo. Pinuntahan ko. Ang dami namin. Nagdasal kami. Sabi ko, lahat tayo magdasal. Lahat tayo magdasal. Tawagin natin ang awa ng mahal na poong Jesus Nazareno. Bago pa ako umalis, tumayo na yung may sakit na hindi na nakatatayo at tung nakaraan, ano na siya? Naglalakad na. Nung nakaraan linggo, dito rin sa atin, nagsisimba, dyan nakaupo. Ooperahan siya sa bato. Sabi ko, manalig ka lang sa poong Jesus Nazareno. Manalig ka lang. Ano nangyari? Alas 4, nag-text siya. Umihi, lumabas ang mga bato. Dahil walang imposible sa kanya. Amen ba? Manalig kayo at gumawa ng mabuti. Yan ang hamon sa atin ng Diyos. Kaya pakatandaan natin, sino ka? Ikaw si 30. Tandaan mo yan. Sino kayo? Uy, 30. Ulitin nyo nga. Sino ka? Sino ang una? Poong Jesus Nazareno. E sino ikalawa? Kapwa. Ulitin ko sa inyo. Sino ka? Si 30. Una ang Diyos, kalawa ang kapwa, at magsisikap maging mabuti. Tuloy-tuloy ang pagpapala. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ipinangako sa atin ni Kristo na naghahatid na sa buhay na makipot na pintuan. Lumapit tayo sa Amang nasa langit sa pamamagitan na may pagtitiwala at pananalig na panalangin itinuro sa atin ng Panginoon. Ang itutugon po natin, Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Ang mga pinuno ng simbahan, naway gabayan ang kawang sumasampalataya sa pintuan na naghahatid sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Bilang komunidad, naway ituring natin ang bawat isa ng may paggalang, pangunawa at pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Sa pamamagitan ng mahabaging pakikipagtungo sa ating kapwa, naway maisagawa natin ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya.
ang mga may sakit at yung mga nagdurusa sa iba't ibang uri ng karamdaman. Naway makatagpo ng lakas at kagalingan. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Ang mga tapat na yumao, naway buhaying muli ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Buong taimtimpo nating sambitin ngayon ang ating mga pasasalamat at ang ating mga kahilingan. Sama natin sa ating panalangin ang lahat na may karamdaman. Amang nasa langit, likhain mo sa amin ang tunay na puso upang aming igalang at mahalin ang aming kapwa tulad ng pagtatangi mo sa kanila. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Aming alay sa'yo, Panginoon, ang tinapay at tala na iyong kaloob upang unitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay na iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na kay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mo tayo aming maihayag kahit na ito'y walang anumang may daragdag. Sa kadakilaan sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami riyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu gan banal, ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob maging handog, nawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin,
Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli ganyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa igapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo ang lahat. Pagmunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kay dinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-aasang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuliin sa iyong kaliwanagan. Kawan, pangindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birhing Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa na mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos sama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Niling namin kami adya sa lahat na masama. Pagalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan, pag-ibig na mahal na poong Jesus Nazareno, nawa ay laging sumain niyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos,
na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Kapatid, naririto si Kristo ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad tayong tinawag sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ingatan tayong lahat ng katawan at dugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. You are my hope and my strength. You guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sins. Jesus, my Savior, my Lord. I will proclaim that you are my God, the God of mercy and the giver of life. I will submit my life to you, to serve you with all of my heart. You are my hope and my strength. You guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sins. Jesus, my Savior, my Lord. Guide me each day to learn how to love. I am your servant and you are my king. I offer to you my heart and my mind. Use me, Lord Jesus, my God. You are my hope and my strength. You guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sins. Jesus, my Savior, my Lord. Jesus, my Savior, my Lord. Thank you.
Announcement. Mabibili pa rin po ang opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo na iyong anak ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasbas. Sumaiyo niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kahilingan na iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng dakila at makapangyarihang Diyos, ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ating pagdiriwang, mayo po kayo sa biyaya at pagpapala ng mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Inipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal anak namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati anak namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal anak namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inunwanhati namin.